Ano, Nay? Nakuha nyo na? Hindi pa rin eh. Nasubukan nyo na ba yung birthday nyo? Oo naman, pati yung birthday nyong dalawa ni Clarissa, pati yung sa tatay nyo. Eh, ma'am, subukan nyo kaya yung birthday ko? Ano ka ba, Maria? Bakit naman gagamitin ni ma'am yung birthday mo? Mali mo naman, masama ba mag-suggest? Uy, uy, uy! Tama na nga kayong dalawang gulo-gulo nyo eh, lalong di ko maaalala yung password eh. Okay, sige na nga, Maria. Ano nga yung birthday mo? Nako, Nay. Baka maglaki yung account nyo pag mali pa rin yan. Huh? Nangyayari ba yun? Opo. Kaya tanungin nyo kasi si tatay. Ay, ayoko nga! Pangatlong beses nito ngayon linggo eh. Mamaya asar nyo naman ako nung... Bakit po, Nay? Oh. Nakalimutan nyo po password nyo? Uy. Sabi sa inyo, i-download nyo yung password app eh. Para saan nga yun? Lahat po ng password nyo, doon nyo ilalagay para di nyo makakalimutan. Alay na nakalimutan? Wala! Nakalimutan po ni Mami yung password niya. Maria! Bakit po? Totoo naman ah! Sabi ko naman kasi sa'yo, i-download mo na yung password ah, para doon mo na ilalagay lahat. Ilalagay lahat ng password ko para hindi ko nakakalimutan. Uy, alam mo naman pala eh, ba't di mo pa dinownload? I-download na eh! Nakakalimutan ko lang! Yun! Ano yun? Wala po! Ma'am, kailangan niyo pa po yung birthday ko. Oo, ayan. Naalala mo na yung password ko? Eh, hindi. Gumawa na lang ako bagong email mo. Tapos lahat ng mga account mo, pinalitan ko na pati mga password. Ha? Ang dami kong account, ah. Paano kung hindi ko maalala yung password na mga yun? Ano ba? Nilagyan na kita nung password app. Oo, ayan, oh. Isang password na lang tatandaan mo, tapos yung app na ang bahala sa lahat. Paano kung makalimutan ko pa rin? Diyan papasok yung pagiging asawa ko. Parang computer to, ha? Lahat ng mga kalimutan mo, matatandaan ko. Hmm, talaga? Oo. Thank you. Halika na, halika na. Uy, teka, ano ka ba? Uy, ba't mo ako hinihila? Magte-thank you ka sa akin, di ba? Halika na. Uy, ikaw. Ay, teka. O, bakit? Teka lang. May nakalimutan ako. Ano yun? Nagawa ko na nga yung password mo eh. Kompleto na yung... Hindi yun! Yung niluluto ko! Ay, teka, hindi. Hayaan mo na kayo na baby yun! Pambihira namang... Hello? Tommy! Ma? Ma? Is that really you? You're actually calling me? Bakit parang gulat na gulat ka? Bawal ba ako tumawag sa'yo? No. Since Kuya Romy died kasi eh, hindi mo ako kinakausap eh. Does that mean that hindi ka nagalit sa akin? Hindi pa. Hindi pa? What does that mean? Conforme, kung matutulungan mo ako sa pangangailangan ko. Sure, whatever you want me to do. Eh, alam mo naman, sa aming mga kakapatid eh, ako lang maaasahan mo. Yeah, right. Well, what do you want me to do? I went to my doctor the other day. Kasi I'm complaining something about my stomach. Ang sabi niya, I need to have surgery. What? Sa tiyan? Alam mo, si Elsa, recently nagpa-opera rin sa tiyan eh. I hope it's nothing serious. Well, let's say my life depends on it. Really? Well, what do you want to do? I need 70,000 pesos. Ang tanong, mabibigay mo ba o hindi? Ma, what kind of a question is that? Of course! What 70,000 pesos? You're my mother! Sige, pag-iipunan ko yan. Well, I need it tomorrow. What? May problema ba? Well, I just don't have 70,000 right now. Anong sinabi ko sa'yo when there's a problem? There's always a solution. Okay, ma, don't worry. Hanap ako ng paraan. Okay, sige. Bye. Okay, bye, ma. I love you. Ma? Hello? Ma? Basta para sa akin. When there's a problem, there's always... Pepito, my friend! Ano naman kailangan mo? What? Porque nagpunta ako rito, may kailangan na? Hindi naman, pag sinasabi mo lang na... Pepito, my friend! Paano ba sadya mo dito? Wala naman, Pepito, my friend. May ano lang. May kailangan sana ako sa'yo. Ah! Sabi ko na eh! No! It's not the way you think it is! Hindi ako naluloko this time. Oh, ibig sabihin mo, lagi ka naluloko. No, that's not what I mean. Huwag ka nang sumali. Uy, tama na yan. Ano ba? At ano nga kailangan mo?
Nanay ko eh. She needs surgery. Ano? Ha? Anong surgery? I'm not sure, but she said her life depends on it. Grabe ka naman, Tommy. Ginamit mo pa nanay mo. Hindi ka nga kinakausap nun eh. Sa'yo pa hihingi ng tulong. Eh, totoo nga eh. Tommy, kung sakaling hihingi ng tulong yon, hindi sa'yo, sa mga kapatid mo. Alam mo, hindi ko alam kung bakit akong pinuntahan niya, no? The important thing is she did. And I want to help her. Oh, sige. Magkano kailangan mo? 70,000. 70,000?! Ay, nako. Opis, ano sabi maniniwala ka dyan? Sinasabi ko sa'yo. Hindi. Tommy, alam mo naman sigurong wala akong tiwala sa'yo at di mo naman ako masisisi, ano? Eh, pero ayoko namang makonsyensya kung sakaling totoo yung sinasabi mo, kaya... O yan, 5,000. Yan lang pera ko sa wallet, ha? Kung mabayaran mo, edi thank you. Pero pag hindi, sige, donasyon ko na lang yan. Yeah, but my mom needs 70,000. Pambihira naman, binigyan na chusi pa. Ang kapal naman ng mukha mo, Tommy. Ano mo, huwag ka na makialam. Eh, sinasabi ko lang sa akin! Tama na! Sumakay ka na nga. Walis na kayo ni Robert. At ikaw naman, hanggang 5,000 lang ako. Pasensya na. Sige na, magsialis na kayo. Ano na naman yun? Si Tommy, nangungutang na naman. Magkano raw? 70,000. 70,000? Hmm. Eh, para saan daw? Eh, operahan daw yung nanay niya eh. Papaloko pa ba naman ako eh. Matagal na ako niloloko nun. Eh, anong ginawa mo? Ginamitan ko nung donation style. Anong donation style? Binigyan ko lang ng 5,000 para kung mabayaran niya. Eh, di okay. Eh, kung hindi naman, eh, di hindi ako nawala ng 70,000. Eh, paano kung totoo ngang ooperahan yung nanay niya? Tingin mo? Dapat, inalam mo muna kung totoo nga o hindi, di ba? Eh, kung nagkataon, kawawa naman ang nanay niya, ni hindi mo man lang natulungan. Ma'am, andito po siya ni Mimi. Uy, halika, upo! Elsa, Pepito. Ano? May kailangan ka ba? Manghihiram sana ako sa'yo ng pera. Magkano kailangan mo? 40,000. Ah, okay. Maria, pakiabot na yung wallet ko. Ay, naku Elsa, salamat ah. May importante lang kasi akong dapat bayaran. Huwag ka muna magpasalamat. Eto. Yan. 5,000. Yan lang kasi ang pera dito sa wallet ko eh. Kung mabayaran mo, eh di okay, salamat. Kung hindi naman, sige, donasyon ko na lang yan. Oma, about the money, talagang kailangan mo ba by tomorrow? Kasi nahihirapan ako eh. But next week, meron akong kaibigan na pwede kong puntahan and... Ma? Hello, Ma? Ma! Ano ba? Sorry. Nagmamadali kasi ako eh. Ano ba? Alam ba kung magkano ito? 70,000 yan ha? Sige. Babayaran ko ba? Oy, hindi pwedeng... Ano? Babayaran ba ito ng 70,000? Oo, babayaran ko. Kasi, okay. Sensya ka na. Hindi ko kasi alam na... Tommy? Oh, bakit? Sino ka? Si Sunny! Wala akong kilalang Sunny. Anong wala? Magkasama tayo dun sa nila Oscar dati. Ah, sa ATM? Oo, oh, nahuli ka dun, di ba? Hindi ako ha, si Oscar nahuli ha. Okay, babayaran mo pa rin ako, di ba? Oo naman. Dali ah, eto. Ito. Wow. Ayan. Wow, salamat ha. Salamat talaga. Ay, teka. What? May naalala ko eh. Why? May atraso ako sa'yo. Hello! Actually, baka ibang tao yun. Teka. Ikaw may atraso sa akin? Oo! May utang ako sa'yo. Ano ba? Magkano? 100,000? 100,000? I did that? Oo! Sandali ha. Alam ko na. May 200,000 dito. Okay. Kunin mo na lahat. Talaga? Really? Oo! Isipin mo na lang na nagbayad ako ng interes. Ha? O sige, kunin mo na lahat yan, ha? Thank you. O, nagmamadali ako. May pupuntahan pa ako, eh. Sige. Sige. O, see you. Salamat, sige. Ha? Sige.
Yes! Yes! Love it! Oh, Tunay. Nakuha niyo na? Hindi pa rin eh. Ano ba nangyayari sa akin? Baka ma'am dahil sa opera niyo. Di ba tinurukan kayo ng anesthesia? Baka nga. Kaya po ko, yung password ko, sinisiguro ko na hindi ko makakalimutan. Ano ba password mo? Pangalan mo? Ha? Paano mo nalaman? Dapat kasi kayo, hindi gumagamit ang pangalan at birthday sa password nyo. Tignan ako, hindi madaling malaman yung password ko. Ano? Hotdog? Ha? Paano mo nalaman? Eh, paano yan, Nay? Di ba binago ni tatay lahat ng account niyo? Oo nga. Pero okay lang kasi nilagyan niya naman ako ng password app. Talaga po? Ay, bakit hindi niyo po gamitin? Nakalimutan ko rin yung password eh. Pero okay lang din, kasi nandiyan naman ang tatay niyo. Hindi naman nakakalimot yun eh. Sinong di nakakalimot? Ang sabi ko, ikaw. Hindi mo nakakalimutan yung password ko. Oo naman. Para sa'yo, hindi ko makakalimutan. Uy, ba't hindi ka pa nakabihes? Bakit? Ano meron? Sabi mo, sasamahan mo ako magpaderma ngayon. Kaya nga. Tinitignan ko lang na naalala mo. Sino yan? Si Tommy. Naku, mangungutang yan. Sabihin mo, wala ako ah. Paliko na siya dito. Ay! Hi there, Berta. Nandiyan ba si Mimi? Sabi niya, wala siya. Ah, ganun? Sayang! Magbabayad sana ako ng utang sa kanya. Sige, alis na ako. Tommy! Oh! Andito ako! Ito talaga, Berta. Ay, buksan mo! Okay. Pasukin mo ako. Thank you. Anong ginagawa mo dyan? Inaayos ko tong frame, baluktot kasing ganon. Ah. Oo, napadalaw ka. Oo, dumaan ako dahil magbabayad ako ng utang sa'yo. Hindi ba may utang ako sa'yo ng 25,000? Oo. Okay. Oo. See you next. Naku, salamat, Tommy. Alam mo ba, galing ako kla Elsa. Mangungutang na ako. Eh, kaso 5,000 lang na ibigay niya. Bakit? Magkano pa kailangan mo? 40,000. 40,000? Mm-hmm. Teka. 40,000, ah? Yun lang? Oo. So, sige. Ito pang 20,000. Naku, Tommy, sobra-sobra na to. Don't worry about it. Parang may iba naman. Ikaw naman may utang sa akin. Tommy, ano, kumain ka na ba? Berta, ipagkain mo siya. Don't worry about it. Kailangan ko kasi pumunta sa ospital eh. I have to leave now. Have a great day. Salamat, Tommy. Himala. Ano kaya nangyari dun? May sakit siya. Malapit na siyang mamatay. Tumigil ka nga. Bakit yung gagat inisip mo? Pupunta siyang ospital eh. Kamusta po, Mrs. Manaloto? Okay po ba yung session niyo? Ay, oo. Hindi naman pala masyadong masakit eh. Sabi ko naman po sa inyo eh. Bukas po, huwag niyo kalimutan yung follow-up ng session natin, ha? Narinig mo, ha? Una, hindi ko kakalimutan. At saka, ma'am, may promo po kami ngayon. May app na po ba kayo ng Integrity Aesthetic and Wellness Center? Ay, meron. Dito sa phone. Ayun po. Nako, mag-sign in lang po kayo ngayon and you will get up to 50% discount on your next session. Talaga? Yes. Oh, pita. O bakit? Di ba binago mo lahat ang password ko? Oo, pero nilagyan na kita ng password app ah. Ay, nakalimutan ko yung password ng password app ko eh. Umihira ka naman. Password ng password app mo, nakalimutan mo. O sige, sa bahay na lang. Naku, sir, kailangan po i-validate ng stuff eh. Hindi ba pwede sa ibang araw yan? Naku, sayang naman po para po sana ma-avail nyo na yung discount bukas. Oo nga naman. Bakit ba ayaw mo pang gawin ngayon? Hindi ko maalala yung password ng password app mo. Yun! Totoo yan? Nagbayad na sa inyo ng utang si Mang Tommy? Oo, kaya nga pinasweldo ako ni Mimi. Talaga? Sumweldo ka na?
Ang saya! Pwede na tayo mag-shopping! Oo ba? Naku! Ayun, libre mo kami. Ay, Aling Mimi, bakit po parang hindi kayo masaya sa nangyari? Kasi nag-aalala ako. Eh, pupunta raw siya ng ospital. Di kaya may taning ng buhay niya? Ay? Di kaya mamamatay na siya? Ay, tsaka Diyos ko! Pwede ba yun? Naku! Mayroon paniwalaan yung sinasabi nyo. Eh, ba't kami dapat nabayaran ng lahat, di ba? Oo nga po. Bagay. Alam mo po, basta-basta yun. Oo. Hello, everybody! Oh, Tommy. Ano sadya mo dito? Wala naman. Pupunta lang ako dito para bayaran ko kayo lahat ng mga utang ko sa inyo. Ha? Tommy, okay lang po. Tommy. Alam niyo, andito lang kami lagi sa inyo. Teka. Hindi ba dapat nagsiselebrate kayo? What? Bakit niyo naman naisip na mamamatay na ako? Eh, paano naman? Hindi naman normal sa'yo. Na nagbabayad ka na, nagpapautang ka pa. Nagkataon lang kasi na biglang may perang dumating na hindi ko naman ini-expect. So, imbes nang mabigay ko sa iba, mabayaran ko na lang kayo para ma-absuelto na ako. Teka po, bakit po sabi ni Aling Mimi pumunta raw po kayo sa ospital? Pumunta nga ako sa ospital, pero hindi dahil may sakit ako. Pumunta ako dahil inoperahan yung nanay ko. I had to take care of her. Ah. Okay? Malino na ba lahat? Kala namin kayo na patay eh. Mamatay kayo. Kaya kami nag-uusap-usap na dito. Diyos ko naman. Ayoy. Ano to? Nag-networking ka na naman. Hindi ah. Pits, pumunta dito si Tommy para magbayad ng mga utang niya. Oo. Ha? Bakit? Mamamatay ka na ba? What? Of course not. Tingnan mo na oh. Kita mo, isipin lang tao. Ganun mangyayari talaga sa'yo. Teka, saan ka kumuha ng pera? Well, nagkataon lang itong kaibigan ko na matagal nang may utang sa akin, bigla nang binayaran ko kahapon. Kaya, eto, he gave me cash! Oh? Aba, bihirang mangyari yan, ha? Wala, hindi ba? That's what I said, 200,000? Hindi yun. Bihira yung merong may utang sa'yo. Madalas ikaw may utang, eh. Tommy, talaga. Excuse me. It's my mom. hello, ma! Oh, ano? Kumusta yung operasyon? What?! Okay, hintayin mo ako, ha? Papunta na ako dyan. Excuse me, I just gotta go. Fake? What do you mean, fake? Yun pong binigay ninyong cash para sa operasyon ng mother nyo, fake po. Teka. Paano mo nasabing fake? Ano ba ang palatandaan ng tunay na pera? Ito ay may kakaibang salat. Pag sinalat mo ang mukha sa pamamagitan ng fingernails mo, maligasgas. Ito yung mga embossed prints, Republika ng Pilipinas, signature ng presidente, pangalan ng presidente. Pag sinilip mo against the light, kung sino yung nandito sa portrait, siya din yung makikita natin sa shadow. Mula 100 hanggang 1,000, may makikita kang parang nakatahi dyan. Na part of it is hidden, part of it is shown. Mm-mm. Ito ba yung parang saho pag hinilan nyo? Hindi. Pag tinilan mo maigi, meron siyang initials ng BSP at saka denominational value. Pag tinanggal yan, mawawalang halaga ang pera. Yung ating 1,000 at saka ang 500, pinaigting pa no, ng sekuridad sa pamamagitan ng pagdagdag nitong optically variable device patch. Pag tinignan ko dito, may nakikita akong clamp na colored red. Ang kanyang background ay colored green. If I turn it 90 degrees, ang clamp ko naging colored green at ang background niya naging colored red. Ibig sabihin, nagkapalitan sila ng kulay kapag iniba mo ang angulo. Ang 500 naman, ang nasa gitna niya, yung parrot, sa fake, yan, fake yan. Wala kang nakikita na pagpapalitan ng kulay. Ano naman ang parusa sa mga taong namimeke ng pera? Pwedeng 2 months imprisonment hanggang 15 years. Depende sa gravity, sa pikat ng kanilang kasalanan. Ako po hindi pa, pero yung friend ko po, nagkaroon na siya. Nakuha naman po nila yun, parang meron po kasi silang pizza parlor. Tapos binayaran po sila ng 1,000, tapos nag-order ng pizza. Tapos nakuha na po nila yung sukle, hindi na sila bumalik. Saan tagal po nilang hinintay, tapos nakita nila, fake pala yung pera. Hindi po nila gusto na
bumili ng pizza. Ang gusto lang nila makuha yung sukle. So yun po yung ano nila. Bumili ako ng ice cream sa tindera. Hindi ko nasasabihin kung saan. Pero nung binalik sa akin yung sukle, ang sukli ko kasi 100 pesos. So binalik sa akin sukli na papel na 100. Sabi ko parang iba. Iba yung texture. Meron din ako 100 pesos sa na totoo. So sabi ko, parang nung pinagkumpara ko, yung size, iba. Sobrang magkaiba, naloko ko. So hindi ko na pinuntahan yung tindera ng ice cream. Hindi na ako nag-complain kasi baka pinasa lang din sa kanya o naloko lang din siya. So kinip ko na lang yung pera, dinisplay ko na lang sa bahay namin. Siyempre po, hindi na nila binigay sa ibang tao. Ang ginawa na lang nila, dinisplay nila dun sa store para yun yung halimbawa ng fake na pera. Maniwala kayo sa sinasabi ko. Hindi galing sa akin yung perang yan. Anong hindi sa'yo eh? Ikaw ang nagbayad. Hindi nga eh. Binayad din sa akin yun. Sumama ka na lang sa amin sa presinto. Doon ka magpaliwanag. What? Wait! Hindi ba natin pwedeng pag-usapan to rito ngayon? Aregluhin ko na lang. Eh gusto pa yata tayong suhulan nito eh. Ano isusuhul mo? Yung peke mong pera? Halika na, baka matagdag ang pakasa mo. Sandali lang! Eh, paano ako? Pasensya na ko kayo, misis. Mukhang kailangan nyo munang i-hold dito hanggat hindi pa natatapos ang kaso ng anak nyo. Tara na, dali na natin ito. Wait! Tommy! Walang hiya! Tommy! Ano? Ibig mo sabihin, nasa ospital talaga nanay ni Tommy? Oo, Pits. Eh, kawawa nga eh. Pinaiwan ng mga polis. Naku, bakit daw? Eh, hindi daw paalis yun hanggang hindi nagbabayad eh. Akala ko ba peke? Peke nga. Eh, ba't sabi mo totoo? Totoo nga. Akala ko ba peke? Ano ba kayo? Yung perang binayad sa atin ni Mang Tommy, peke yun. Pero yung sinasabi niya, totoo. Kawawa naman si Tommy. Dapat kasi pinautang mo na eh. Dapat ako na naman. Si Mimi nga din pinautang eh. Ano yan? Ha? Wala! Wala! Yeah. O ano? Anong balak mo? Eh... Akin na muna yung mga binayad ni Tommy sa inyo. Sir? Eh... Huwag na kayo manghinayang. Puro peke naman yan eh. Akin na! Ano? O, nasaan na si Tommy ngayon? Tommy Jones, may bisita ka! Talaga? Saan po? Yan. Pepito, my friend! Thank you for coming. Ito, pambihira ka. Akala talaga namin lahat nagbago ka na. You have to believe me. Talagang inopera yung nanay ko. Oo, hindi. Naniniwala naman kami na inoperahan yung nanay mo. Ang hindi ako makapaniwala, yung gumamit ka ng peking pera para bayaran yung operasyon niya. Pera yun! Pera ni Sunny yung ginamit. Sunny? Oo! Sino ba yung Sunny na yan? Yan! Ayan! Ano kamukha niyan? Ano kamukha niyan? Yan ang Zani! Siya yan! Siyang shit! Mr. Jones, pwede na ho kayong umuwi. Really? Umamin na ho kasi itong suspect na sa kanya lang galing mga pekeng pera. Saka naibigay na ho sa amin ni Mr. Manaloto ang lahat ng ebidensya. Kaya malaya ka na. Thank you. Maraming salamat ka. Tommy, kakilala mo pala si Pepito eh. Baka pwede mo naman akong matulungan makalabas dito. Oo, gagawa na lahat ng paraan para makalaya ka kagad. Talaga? Mukha ba totoo yung sabi ko? Because I was just faking it. Get it? Faking it. Ayaw na ha. Pits, totoo ba yung sinasabi ni Tommy o hindi? Ding. Pits. May kaba ako eh. Ano? Wala pa sila? Wala pa po eh. Elsa, ang lamok-lamok naman dito. Ay, baby. Po. Sindihan nyo nga yung mga sulo para hindi tayo lamukin dito. Ah, yes ma'am, yes ma'am. Bubuisi talaga ako dyan sa Tommy na yan. Naawa pa naman ako. Akala ko pa naman nagbago na siya. Eh, ganun pa rin pala.
Eh, isipin mo, hindi niya naman yun ginawa para sa sarili niya. Ginawa niya yun para sa nanay niya. Kahit na, may utang pa rin siya sa amin. Dapat ibalik niya yung pera. Ayos lang, Tommy, ha? Hoy! Ikaw! Ay, manloloko ka talaga! Manloloko! Hoy, tumahimik nga kayo! Tumahimik! Hoy! Ay, ano na nga ba ang nangyari? Doon ko na sa lobby kay Kuwento. Mamaya nyo nasunugin to. What? Tara! Eh, yun na nga. Inamin din nung Sunny na sa kanya galing yung mga peking pera. Kaya yun, pinakawala na tong si Tommy. O, paano yung nanay mo? Ito nga eh, susunduin ko na mamaya. At pinuutang na ako ng Pepito para makapagbayad sa hospital. Hoy! Hindi ka matapos sa amin, ha? Paano yung utang mo? Oo, bayaran mo kami. Ang dami ng utang sa amin. Okay na, ha? Sabi ko, ako na muna magbabayad ng mga utang niya sa inyo. Okay. At saka, huhulungan ko na lang sa kanya. Talaga lang, ha? Paano mo babayaran si Pitts? Huwag kayo mag-alala. May naisip na akong paraan. And it will only cost you 8,000 pesos. At talaga, ha? What? Next day! Sunugin ka, maliloko! Ano ba? Baka masunog ang bahay ko. Doon nyo sa labas sunugin. Bunga! Naisip mo na ba kung paanong mababago ang buhay mo kung hindi ka manghuhusga ng ibang tao? Minsan kasi, nauubos lang ang oras natin sa panghuhusga sa mga gawain ng ibang tao. Ang nangyayari tuloy, tayo ang walang nagagawa. Eh, hindi naman talaga maiwasan na punahin yung gawain ng iba. Pero sana, bago natin gawin to, eh, siguruhin naman nating hindi rin kapuna-puna ang mga ginagawa natin. Miss Manaloto, ready na po si Doc. Ay, sige, salamat. Kana. Okay. Good. Oh! Uy! My friend! Oh, uy! Ginagawa niyo rito? Ah, magpapaderma ako. Siya ba mama mo? Yes! Ma! This is Elsa and Pepito. They're the ones who took care of our hospital bills. Oh, really? Mm-hmm. Naku, salamat ha! Maraming salamat sa inyo. Alam ko naman kasi hindi ko pakikinabangan itong anak ko. Hindi, wala ko yun. Ang importante ko, eh, okay na yung operasyon nyo. Thank you. Ano bang inopera sa inyo? Oh, wala naman. Liposuction lang. Liposuction? Wait, ma. I thought your life depended on it. Oo nga. Ayoko kayang tumaba. Ikamamatay ko. Pwede ka na. Okay. Bye. Tawa.